Magandang araw sa lahat. So ayan guys, ngayon gagawa tayo ng reaction video ulit. Ang title nito is Yearly ng X-Battalion. So may mga ina-expect akong maririnig base pa lang sa... Meron ako ina-expect na concept nila base pa lang dun sa title nung kanta. So ayan, nga pala, mabanggit ko lang, salamat ulit sa 100 subs. Yan, maraming salamat. O, hindi ganun karami yung 100 subs, pero maraming salamat sa mga sumuporta at sa mga nanonood ng genuinely. Yan, maraming salamat sa inyo. Expect nyo, siguro after nitong reaction video na to, mag-upload ako ng isang special video para sa inyo. Ano to, medyo... informative na video naman ulit ang gagawin ko para sa inyo. Okay, sige. Game na to. Medyo nakaka-excite kasi alam naman natin ng AXB, medyo pagka naglalabas talaga sila, hindi sila nagde-disappoint. Kada taon may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon umarumano umulan sa amin na papanahon. Kada taon umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon lamon, hindi yun nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga telebisyon maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Pasalamat nga kayo kasi kahit papano nakabuo kami ng bagong eroplano. Tsaka mga plano, gamit ang tunog na makabago para makasabay ang mga tao. Garantisado, para kahit iligi sa radyo panalo kahit walang hurado. Malino na agad ang mataas ang grado. Malakas ang tao pag naglabas ang bago. Sa sasabihin ko hindi ko gusto mag-iba, talagang gusto ko lang ipaalam. Hindi mo malaman ang gawa ko malamang. Mahihirap ang kabilangin ko ilang mag-aabang. Kasi dito matabang, mala sa tuwa lang. Kulang kaya malabo na di ka masarapan. Masanay ka na lang, pero pag di ka pa rin nasiyahan, sige lang, di na mahalaga yan. Basta kada taon magpapaambon, umasong walang patapos. Kada taon parang dalagitong may talo, malabong hindi magkaroon. Kada taon maraming gustong magtanong kung paano kami nagkaroon. So ayan guys, post ko lang muna. So medyo tama yung ini-expect ko na concept nung kanta, Yearly. So yun, parang yun sinasabi nila sa kanta yan, sa hook, sa verse ng Flow G, na kumbaga hindi nawawala ang AXB sa eksena. Yearly naglalabas sila ng bagong pakulo, bagong flavor ng music nila. Ayan. So, kumbaga, all in all ang sinasabi niya is parang ang daming, kahit lumipas yung ilang taon, itong generation na to is yearly nandun sila, parang sinasabi niya on top sila, ganun. Yun, hindi sila mawawala sa eksena. Kumbaga, yearly maglalabas talaga sila ng bago. Maririnig ko pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga television maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa henerasyon, hindi na mabubura yun. Honcho, di kami bumibitaw na manabang kasi madami ang nakaabang. Mga tengang awali, tropa, kunwari, buhangin sa mata ng iilan. Basta kada taon sa aming nasyon, putok lagi bulgang mayon. Hindi yun nagkakataon, sadya na yun chong. Di ka dapat nagtatatanong. Pilit, may masinis na dagpirit namin para makahirit. Kasi puro mahihilip na muna. Nakunakan na kita, di mo ba yun napuna? Kaya dapat sakit. Okay guys, may napansin lang ako. No, kanina nagtataka ako kung ano yung mga kabaong. So ngayon, siguro sa scene na yun, ito sa start ng verse ni, tag dito pangalan niya, si Hancho. Yan. Yung mga coffin nasa likod nila, nakahilera sa kanila. So parang feeling ko yung kabaong is sa kanila. Parang ganun yung pagkakain nila, kabaong nila yun na, kumbaga yearly. Kumbaga, ayan, kumbaga parang immortal, parang ganun, kumbaga. Bumangon sila sa pagkatulog. Parang ano kasi, yung binibigay niyang vibe sa akin, parang vampire story yung concept ng music video. So kumbaga,
year, parang ang dating sa amin is parang yearly bumabangon sila para gumawa ng bagong kanta, ganun, ng bagong hit. Parang ganun, yan. So yun, siguro yun nga yung, parang siguro yun yung, para sa akin at yun yung pagkakaintindi ko sa concept ng music video nila. Siguro, ewan ko, parang siguro timing din, ng, siguro magandang timing din yung paglabas nila nitong kanta to kasi Holy Week. Holy Week, di ba? So parang alam naman natin na etong season natin, ito yung mabubuhay ulit si Jesus eh. Para mag para ituloy niya yung mission niya, mag-spread ng word of God. Pero parang siguro, ewan ko, parang yun ang pagkakagets ko sa concept ng music video. Tas ewan ko kung timing lang din o coincidence lang na inilabas nila nitong Holy Week. Na yun, parang itinutuloy nila yung pag-spread ng music nila din. Parang in a way, ganun. Kung ganun man yung concept ng music video na to, props sa nag-direct. Maganda yung naisip niya na maglabas ng ganito, maglabas ang XB ng gantong kanta sa gantong klase ng panahon. Magandang ano yan, magandang props sa kanila, props sa team nila, kung yun man yun ha, kung yun man yung talagang direction na gusto nilang puntahan. Wala sa iba, pag sa aming galing ang mata, kinakabisado nila, nali mo makangalata. Kaya sinanay ko sa mga anay, sarili kong bangay, kakay pamamangay, sabay pa tumagay, ganun ko inalay, sarili kong bago ako humayangay. Hanggang ngayon, marinitig ko pa. Kaya pause ko lang ulit, ayun ang sinasabi niya, kumbaga. Kasi ewan ko, yung issues ngayon, kasi ewan ko parang ang daming kabif ng XB, kasi ewan ko yung ano pa rin yung issue pa din ng old school at new school eh. Parang hanggang ngayon hindi pa rin natatapos yung issue na yun, which is para sa akin ang parang ang nonsense na ewan ko kung ginagawa na, eto prank ako sa reaction ko ha, ewan ko may magagalit o hindi, pero parang ano na lang, parang ginagawa na lang nilang, ewan ko, hindi na kasi siya, hindi na para sa akin, hindi na ganun ka-relevant topic yung ganun eh. Kasi alam mo yon, ang pinag-uusapan na kasi dito kasi music, hindi na importante kung old school or new school, alam mo yon. Kumbaga nire-respect ko yung both generations, pero wala eh, ganun talaga. Kumbaga as time passes on, kumbaga talagang mag-evolve at mag-evolve ang mga bagay. Hindi mo pwedeng pigilan yung change eh. Kumbaga yun yung inevitable sa mundo, pare. Kahit sang aspeto ng buhay, change ang hindi mo mapipigilan. Yun talaga yun. So yun, base nga dun sa sinasabi ni Ancho, yun nga. Kumbaga yung huling linya niya, bago siya, kumbaga binigay niya lahat bago siya humayahay. Kumbaga parang, hindi naman nila nakuha ng ganung kadali. Kumbaga parang nagpagod din sila, which is nakita naman natin sa, ewan ko, sa, kumbaga kung nakikinig ka sa OPM Music, nakita naman natin din yung growth at evolution din ng XB, kumbaga kung saan sila nang galing. So, ayun, started from scratch din naman talaga sila, nakita naman natin yun. Tsaka, yun nga, sabi niya sa mga na, meron siya sinabi, yung, ano yun, yung, basta mamaya maalala ko yun. Sige, tuloy muna natin. Parin sa lahat ng istasyon hanggang ngayon, sa mga television maraming imbitasyon hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon hanggang ngayon, kasama sa generasyon hindi na mabubura yun. Sinabi ko na diba dati pa, wala yan sinong nauna, mga unang naturo o naunang mamuna, sarap sinila sinisya, sapatusan ko na kurap ang gusto, inirapan ko na umapir lang saglit, o ayun na mula inakala nilang bumabana kami. Paraan lang pala para kami lumipad, taas pa ang ngat, pinakaingat-ngat, sino mang makasalubong. At ilang dapat anim ang pinapabanat, magdami pang lapat kadahit ang pinapaugong. At hindi lang mga bata ang pinapahanga, kaya pag nakain malaking malukong. Di labasan na tumunganga, lagi may panata, dapat mapahanga, may tak na panalo. Isang na mga kantang, hindi nakalang, umaalinaw-law sa magkabila ang tenga. Kahit ano pang tema, binabago pananaw, di na pwede mawala sa eksena kahit na ikulong. O ikadena na may kasamang murang malutong, taong-taon, laging uhaw, palaging gutom. Kaya ngayon, alam mo na yon. Hanggang ngayon, maririnig ko pa rin sa lahat ng istasyon. Sige lang ulit, so bibigyan ko ng review yung bawat verse, no, as much as I can.
yun, yun nga yung pinupunto naman niya. Ang pinupunto naman niya, yun nga kasi parang alam mo yun, para sa akin kasi ewan ko, siguro may mga ganong klase talaga ng issue or may mga ganong klase talaga ng tao. Alam mo yun, parang wala, hindi na mawawala yan, lalo na sa showbiz. Lalo na kung ganyan kayong kasikat. Alam naman natin yun, sobrang sikat ng XB. Hindi naman, wala naman magde-deny nun, no? Siguro ganun lang talaga, lalo na siguro, ewan ko, yun nga, sabi ko nga, totoo lang tayo, opinion ko naman to, hindi ko, ano, kumbaga, nirerespeto ko yung opinion ng iba. Kumbaga, siguro, para sa akin, nakikita ko na lang, kumbaga, kung sisitahin mo yung ganung, ay, hindi naman sisitahin, no? Kung nagsisimula ka ng parang issue or away or alitan, lalo na sa gintong kasikat na grupo, isa lang kasi nakikita ko sa ganun, clout chase. Kumbaga, alam mo yun, para gumawa ng ingay for themselves. Yun nga lang, para sa akin, hindi siya, ewan ko, siguro, kanya-kanya ng hassle ang tao, pero para sa akin, parang hindi ko kayang, ayokong umubong yung pangalan ko or sumikat ako ng dahil sa hindi magandang imahe or what or hindi magandang gawain. Ewan ko, hindi ko alam yung storya, pero ang akin in general, kumbaga yung pinupunto nila sa kanta, gets nyo? yun yung akin doon. Kumbaga hindi ko alam kung ano yung totoong storya, wala akong alam dyan, pero ang akin lang, binibigyan ko lang ng in general to, hindi naman tungkol sa kanila or kung ano man yung issue nila sa ibang tao. Ang akin dito is in general na hindi ka dapat alam mo yun, huwag tayong maghihilahan. Ngayon sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon kasama sa generasyon, hindi na mababura yun. Wala na panahon para magtapon ng oras kung alam naman na di nagkataon. Kung paano bumaon sa paninig naman, sasasabihin mo pa ba na patapon yung ha? Kaya kung tumain ng isang gabi lang ay kailangan mong ipasok na buong taon. Damn, kahit natutulog ay sumasamsam, kaya puro mga bitter ang nagdaadam. Damn, instant na kasi pagdamin, nagmula lagi pumupalo, tumahataw sa takiya. Minsan lang kasi kung dami kumawalo, holy shit, di kailangan ng masiya. Lahat natuloy, gusto kami na masira. Engage lang kasi sa galang na pambihira. Wala tumatang talaga kahit sino mamanira. Paano sasabihin na mawawala ng tira? Parang victim na addicto, hindi mawawala ng aril ko. Bawal sumakay dito sa rakit ko, kami lang ang maangat dito. Kung taliwas ka sa amin, ito karit ko, nakatutok na sa sentido. Bigay pugay sa mga iho para pwede ka sumalang sa aming gripo. Hanggang ngayon para pwede ka sumalang sa aming gripo. Natatawa lang ako dun sa ano, dun sa scene niya sa music video, no? Napansin nyo, kumakain siya ng popcorn tapos puro TV. Kumbaga kasi, ewan ko ha, sa social media, kasi ako rin nakikita ko rin sa feed ko, ano rin, parang siguro nga sa kanila, sa AXB, siya yung pinamainit sa issue talaga, itong si, pangalan nito, si, ano, si King Badger. Mukhang siya yung pinakamainit talaga. Siya yung lapitin ng ano eh. Siya yung lapitin ng mga issue eh. Kumbaga, natatawa lang ako sa eksena niya kasi parang pinapanood niya kumakain siya ng popcorn. Parang wala lang sa kanya. Okay lang. Maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, sa mga television, maraming imbitasyon. Hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Hanggang ngayon, kasama sa generasyon, hindi na mabubura yun. Huwag kang magtaka, alam mo na yan, at di na dapat inapaliwanag. Nung tumilim sa rap scene nun, di ba isa kami sa nagpaliwanag? Pagpasok pa lang, lahat ng windang, di mapaliwanag ang mga pagmumuka. Pinagpapali namin mga maling akala nung humakot kami ng tiba-tiba, yeah. Wala pang kinitira pero laging merong sugat. Silang mga galit para sa amin, merong sulat. Parang naliligaw lang laging sabit na makausap. Habang kami pakape-kape, hindi sila kausap. Ang gusto kong sabihin lang, kahit natatiko ang bibig namin, ay meron ng sinabi. Nauna ka sa pila, eh ano ang pakikong kami naman pinipin. Pilahan ng madami parkang iiwan ay masasabi na malasapok ni Joe Frazier yung Raymaker. Mayabang masabihin pero kami yung kahulugan ng salita na hitmaker. Di matatanggi, malabong mabura, gamit isang katutak man na eraser. Stay there, huwag yun ang piliting lumabas kami bilang mga diswayer. Gusto ko yung so far yung verse niya, yung so far ang pinaka nagusto kong verse na medyo technical at
ano yun, yung medyo talagang madiin ng ano sa kanya yung pinaka, so far sa kanya yung verse na pinaka gusto ko among dun sa app sa tatlong nauna. Gusto ko yung banat niya na may mga real ano eh, actually nakaramihan naman siguro ng sinasabi like real talk, pero yung sa kanya kasi parang tag dito, meron siya sinabi kanina na nung dumilim isa sila sa nagpaliwanag, which is true naman. Hindi lang sila, tama nga yung maganda niya naman, hindi niya, ewan ko kung tama ako ng pagkakarinig, pero hindi isa sila doon, isa kumbaga isa nga sila doon ng generation na yun na parang talagang pumutok yung OPM music ulit. Oh, totoo naman somehow. At saka meron pa siyang yung mga bars niya doon na ano yun, yung Joe Frazier hitmaker. Tapos parang wag niyo na silang, kumbaga siguro sa nangyayari. Syempre, somehow naiintindihan ko eh, kumbaga bilang mga artist din at may mga pinoprotektahan ding ano. Kumbaga somehow kailangan din talaga nilang protektahan yung image nila or ipaglaban yung, kumbaga sumagot or ipaglaban kung sino rin sila. Kumbaga, yun nga yung setup nun, tapos yung huling-huling rhyme niya na wag nyo nang parang sana, wag nang lumabas na maging peacemaker pa sila. Kumbaga, oo, may punto naman siya. Kailangan din talaga nila ipagtanggol din yung sarili nila. Get rin natin. Narinig ko pa rin sa lahat ng istasyon hanggang ngayon, sa mga television maraming imbitasyon hanggang ngayon, walang makaawat kasi walang limitasyon. Oh yan nga, mukhang feeling ko nga mga kabaong nila kasi given na 6 din. Kumbaga yan, parang nakaputi na sila guys kung mapapansin nyo. Ewan ko, actually kasi sa gintong mga reaction video kaya gusto ko rin na pati yung ano, kasi pati yung hindi lang yung music yung na-appreciate ko eh, or magandang bigyan ng review. Kumba, pati yung pagkakagawa ng music video, yung pagkakadirect, yung concept, ang ganda lang tignan. Kumbaga yung buong creativity nila, music pati yung visuals, na yung capacity is kumbaga nagagamit nila yung creative side nila ng buo, parang kaya mas maganda pagka ganito talaga, mas maganda mag-react pagka pati official music video talaga kaysa yung audio lang. Though okay lang ako, goods din ako doon na mag-react lang sa audio, pero mas masarap kasi talaga gumawa ng reaction video pag ganyan. Ayan, tingnan nyo. Tapos merong feeling ko yung mga nasa likod is parang, ewan ko, mga tropa din nila to sa mga yung mga mga kasama nila sa ibang kanta nila. So ayan, parang sinusunog nila, nakaputi na nga sila. Hanggang ngayon, kasama sa generasyon, hindi na mabubura yun. Kada taon, may bagong rasyon, kahit nagbabangkasyon. Kada taon, umaro-mano, umulan ay sa amin na papanahon. Kada taon, umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon, lamon, hindi na nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon, hindi nyo makakaila. Na kung di dahil sa amin ay paano na, namin ay malabong mabura. Hala, cut that, singing shit. XB! Paano nalabala kung di kami lumabas? Paano kung yung mga kanta namin ay di malakas? Paano nalabala kung di kami magaling? Eh di sana di nyo kami titingalain. Di namin kasalanan kung ba't di na kayo magbenta. Nung panahong anihan na sa kakayo tumiin ka, kaya yung mga kanta nyo wala na sa makita. Aminin masakit na wala na kanyang kwenta. Grabe yun ah. Nung panahon ng anihan tsaka kayo tumenga, ano yon, napaka powerful message nun. Kasi actually ito nga sabihin ko, in general hindi lang sa music or sa mga issue nila, ewan ko anong beef meron sila, pero in general nga rin yung ako may itatranslate ko siya in general para sa kumbaga sa lahat ng tao eh, kumbaga hindi lang sa kanila. Kumbaga yun nga, sabi niya, di ba? Yung kung kailan aniyan tsaka katumenga. Kumbaga, usually kasi ganyan eh. May karamihan ng tao ganyan eh. Parang nakakaramdam lang ng konting ginhawan, pera, ganyan. Konting kasikatan. Kumbaga, alam mo yun, parang nagiging complacent sila. Kumbaga, nawawalan sila ng... Imbis na ituloy-tuloy nila yung init nila na kumbaga consistent dapat, kasi nandoon ka na eh, kumbaga kailangan ituloy mo na lang, maging consistent ka na lang eh.
kumbaga nakaramdam lang ng konting success, ayan na, kumbaga nagre-relax na, parang feeling nila, ah, okay na ako, sikat, medyo sikat, sikat na ako, kumbaga pwede na ako lumaylo, kumbaga hindi na ako mawawalan ng parang income or what, ng mga ganito, mga ganyan. Pero hindi, mali yun, kasi dapat, habang nandun ka pa lang, kumbaga umaani ka na eh. Kumbaga habang umaani ka, dapat tuloy-tuloy ka pa rin nagtatanim para kumbaga, kasi kumbaga sa farm, pagkaani mo ng mga tinanim mo, kailangan tatanimin mo rin ng bago para may aanihin ka ulit. Kumbaga yun yung pinopoint out nito ni Scastacoli. Parang ganun. Na dapat, tuloy-tuloy lang dapat. Pagka nandong ka na, huwag mo nang pabayaan. Kasi nandong ano eh, choice mo na yun kung lalaylo ka pa or magiging consistent ka lang para maging relevant ka sa kung anumang career ang gusto mong gawin or kahit hindi sa career, sa buhay mo. Kailangan tuloy-tuloy lang. Alam mo, kahit ganito yung kanta, may mga message din talaga na ano eh, meron ka rin mapupulot na susta, may ano ka, may sustansya yung kanta nila, yun ang masasabi ko. Diba? Kumbaga, kahit may issue sila or meron silang pinapatamaan, pero pwede mo siyang intranslate into sa, kumbaga, pangkalahatan. Ano, ulitin ko lang ng konti. Mami, titingala eh, di namin kasalanan kung ba't di na kayo magbenta. Nung panahong anihan na saka kayo tumihin ka, kaya yung mga kanta nyo wala na sa maneta. Aminin masakit na wala na kayong kwenta. Hindi nyo kayang tanggalin yung kabitera nyo sa amin, kaya di kami malakos. Matagal na po kayong tapos, sabi mga boss, panahon ko ng XB at ni Dasos. Saludo sa mga lokal na nasa taas, na hindi tayo titigil hanggang mas lumakas pa. Pero dun sa mga peko na wak, may pag-asa pa kayo natigilan ng rap. Ha, tap na! Okay, tuloy ay eh. Ayan guys, kita natin, no? Ayos, kumbaga, solid talaga. Masasabi kong deserve ng grupong to yung meron sila. No, hindi sila nagle-let up. Ganda, ang ganda ng concept. Gusto ko yung concept. Tsaka yung, ewan ko kung tama talaga yung, kung tama talaga yung, itong sinasabi ko, ah. Napakagandang timing nun kung, pati yung concept nila sobrang taon na taon talaga sa panahon ngayon. Ganda, ang ganda. So, yun lang. Napakinggan nyo naman na yung mga insight ko, yung mga opinion ko. So, for sure, papanoorin ko to kung tama ba na, alam mo yun, papanoorin ko rin naman to eh. So, yun guys, maraming salamat ulit. Sana nag-enjoy kayo sa reaction video na to. Thank you ulit sa mga nag-subscribe, sa mga sumusuporta, sa 100 subscribers, malaking bagay sa akin yan. Asahan nyo, tutuloy-tuloy kong gumawa ng mga video pa. Tsaka yun nga, abangan nyo yung susunod na segment na ilalabas ko after siguro nitong reaction video na to. So yun guys, kita-kits ulit sa next video.